tabi na tayo mga kamangyan. Bunda tayo ng mall. Sa mga kamangyan, ito yung bistro dito. Kaya lang parang hindi mo makakain kasi ang nakalagay is bistro de panis eh. So ba? Mga kamangyan, halos sa lahat na, halos ang mga establishment dito ay sarado. Ngayon ko lang naalala na ngayon pala ay holiday November 1st. So yan, nakita nyo naman sa screen na halos sarado lahat. Yan, Swarovski. Yan, kukunti lang yung tao. To Foot Locker. Hindi ko lang bukas, silipin ko lang. So marami rin tao na ito, sa outdoor restaurant na. Yan, ugali na ng mga European. So mga kamayan, ito yung fountain dito. Sa, halos sa downtown dito sa Toulon, Côte d'Azur, dito sa France. Ang baling established siya noong 1779 to parang 3 years na hinabis, pero medyo sira-sira na. Yeah, may mga puno na kahit na hindi na siya. So ito yung isang building dito na ang pangalan ng Theater Municipal. Mga historical building din yung mga nandito. Mga doon mga structure ng bahay. So, alam naman ang European structure ng bahay. Lang alam kung ano yung pangalan ng building na to. Ito is dire-diretso pa rin kami sa pag si Willie kasi is naghahanap ng akay na. So actually nakakain na ako, siya hindi pa. So sa pinuntahan namin kanina na restaurant, medyo puno, punong-puno ng tao. Same thing sa pinuntahan ko nung pizza, puno din kasi nga holiday and Sunday din. So ito, kaya ito magkatikot pa kami. So yan yung Navy base here. Sa ang nakalagay doon, Marine National Barnabal de Toulon. Ito kasama pala yung building na kinuha natin kanina. So sa harap ito, meron din silang Ferris wheel. Yan yung mataas. Wow! So dito, pag date ka at nililigaw ka, diyan mo isa kayo. So pagbaba mo siya, tama na. Sa lugar na to, mga kamayan, hindi rin, wala nang masyadong excitement o hindi masyadong maraming pupuntahan kasi parang konti lang sa Puerto lang to. And sa Avenue de la Republic, sa mga kamayan, nandito kami sa may seaside. Ito palang mga bangka na to is parang hindi lang siya pang sailboat, pang ano rin, pang isda. Mga kamayan, piniprepare na yung order ni Cabin Mate. May maraming dahon. Prepare ni Nicola seafood platter. Yung order namin ni so ito yung lobster marinade pinipreferred na ni Nicola Jokic. No, Prote de mer. Yeah, seafood splatter. So it's all fresh. So my shrimp din, paborito ko. Bilangin na lang natin kung ilan.
6 pa lang. Tapos ito, parang kuhol. Nilagay ng kuhol. Or snail. 1 eternity later. Ano, ang servisyo na ni Nicola. Seafood platter. Ayan. Ito yung pinoda ni Cabin Mate. So far, hindi naman ako kakain yan. Mate, pipicturean kita dito. Okay, hindi naman ako kakain. Hindi ako mahilig sa hilaw, pero sa luto, gusto ko. Pero ang pinakagusto ko ay ito. Lalo na kung sisip-sipin siya. This program is rated SPG. So ito yung kasama sa kanya, may mustard, mayonnaise, and vinegar. So, seafood platter. So mga Pilipino, hindi man tayo sanay kumain ng ganyan. Cabin mate, lumaki sa France to, kaya kayang kaya niya kayo niyan. Ayan, so see. Merci beaucoup. Bulangot na yung presyo niya, hindi pa namin alam kung magkano, pero baka mamaya nakakahimatay o nakaka-high blood. So, parang ito ay ano, yung halamang dagat, pero sabi nung nag-serve sa amin, nung nag-prepare itong nito, is pwede raw siyang kainin. Siyempre, pag kinain mo siya lasang dagat, amati ka siguro. Tinikman ko, mabait. Saka matigas. Ito, oh. Ang hilaw na kuhol. Ayan. So, yan yung laman niya, oh. Hilaw na kuhol. So, of course, shoutout sa aming higher management on board. Kung hindi namin na bola, hindi kami makakakain dito ng fresh seafood dito sa Toulon, France. So shout out sa aming beverage manager na si Sagarchetti, napaka supportive sa aking pag-vlog, at sa aking assistant beverage manager na si Samson De Sosa, same thing, napaka supportive kasi siya yung naiwan, siya lang yung duty na manager on board. So, thank you. Kasi yan yung seafood tower, meron kami sa matalaking barko, pinnacle class, yung Staten Dam, Rotterdam, and Konstam, yung Sir de Mer. Ganto rin yung style. Hindi ko lang pumagana nung $49 per platter. So, masarap. Na-experience ko rin kahit paano. Pero ito, tingin nyo, kakain ba kayo dito? Alamang dagat at tigas pa. Pero siguro ano lang to, parang display lang. Pero sabi nung sinig ko lang, yung nag-arrange ng platter is pwedeng kainin. Kaya lang maalat saka matigas. At matigas ng ano yan? Ang ulo. Sarap yung tinapay. Ano? Ano kanyang mga pinagkanan? So, meron pa rin. Kanya pa rin hipon. Ayan, umorder siya ng ano, ng rosé wine from Provence. Hindi naman ako makain dahil nagagamot tayo. Ito lang inumin ko, Oresa. Si Maria Reza. Reza. Actually, dito naman kasi sa Toulon, wala ka na masyadong mapupuntahan. Sabi nga ni Gabi Mate, ang pake niya lang dito sa Toulon is kumain ng itong seafood platter. Huli akong nakakain dito ng 2018. Sabi niya, huli nakakain siya dito is 2018 pa. Ang kanyang mga sapal. Lumit yun. Ilami kaayo. Sabi nga sa Bisaya, ilami kaayo. Itong Toulon, parang gateway lang siya to Aksang Provence. Parang Bolo Island? Hindi siya island. Nasa pinaka-south siya ng France. Pero bakit marami siyang ano? Maraming mga immigrant dito yung mga... Kasi malapit siya sa North Africa eh. Mm. So marami siyang immigrants from Morocco,
Egypt. Parang gateway na to, no? Hmm. So, pwede na, no? Saka hindi siguro maano dito yung, ano, yung loan nila sa, ano, na-accept nila yung mga, ano. Very lenient sila sa immigrant law. Kita mo naman doon sa may, ano, di ba? Sa may public market. Hmm. Puro mga Egyptian yun, tsaka Moroccan, yung mga nagtatsaga, tsaka nagkakape. Kaya nga, eh. Mga hindi sila local ng mga Pransay, nakakain na lang. Mga kamangyan, dinaan namin kanina ni Gabin dito sa palengke. Yung palengke, mga putas lang. Prutas, ang nagtitinda. Kaya lang, mga hindi na locals ng, ano, ng France, mga Egyptian, mga Moroccan, mga African na sila. Africa. So, yun, yun lang mga halos exciting dito na punta. Ito, kakain nga ng seafoods. Kasi itong pinagtaka ng barko namin is, yung mga bangka rito, hindi lang siya sailboat, mga ano rin, pangisda. Yung dinaan namin kanina, merong isdang natanggal doon sa bangka. Kinain namin na seafood splatter. Yan yung pinagbalatan ko. Delivery lang kasi ako, hindi cabin made. So, parang mas tinalo ko pa siya sa pagkain. Kasi ang kinain niya, yun lang oh. Tapos puro damo pa. Pero okay lang naman. Dumami naman siya sa wine. Naubos niya isang karaf na wine eh. Saka naubos niya rin yung isang, halos isang basket na tinapay. Yun yun, kanya naubos niya. So yan, wala nang tira. Puro ano na lang. Puro halamang gamot. Halamang dagat. Yeah. And the lady, ano na. Yan yung waitress na magbibigyan ng check eh. O ng bill namin. Siguro ay may stroke si Kevin na inmate, 6150. So, almost the same. Sa barko kasi 49, no? 49 yung flutter. O, oh, yan, no? Sabi niya, ano? Barya lang yan, barya. Yung laman ng Brightwell niya, ano eh, millones. Mga kumagyan, uwi na kami. So, na, yun. Gutom din yung, gutom ni Kevin, mate. Seafoods. Seafoods lang. Wala ko. Hindi ko pa sa akin yun. Siyempre kailangan ko ng kanin. Hi din sa lahat ng subscriber natin. Shout out din sa inyo. Sa lahat ng di pa nag-subscribe, eh, subscribe na po kayo. Thank you so much. See you next time on my next vlog. Marino Mangyan Travels. Bye-bye.